diba? Yes. Aileen! Si ate, nakita niyo ba? Naku! Andiyan mo si Ludy? Hindi pa kami namin nakikita ng lumabas siya eh. Nasa loob si ate. Ayan, naku, may tao dyan. Nasa loob si ate. Ate! Teka, Aileen! At tinarang ko na magsabi ng totoo si Tonyo. Possible entry kasi kakilala ni ate yung lalaking pinapasok sa bahay. Kaya niyo po bang panindigan sa korde ang yung salaysay na minakita po kayong isang lalaki na pumasok po sa loob ng bahay ng biktima? Oo naman po, sir. Mabait po na kapitbahay si Ludy. Kawawa naman po, hindi mabibigyan ng hustisya. Hoy, Tonyo! Andiyan ka lang pala! Di ba sinabi ko naman sa'yo na pumirmi ka na sa bahay? Aling Tess, may nakita daw po si Mang Tonyo na lalaki na pumasok sa bahay ni ate bago nagkasunog. Ha? Ano? Uy, Tonyo! Anong kalukuhan na naman to? Nagpapabilib ka na naman ba? Eh, lasing mo to kanina na umuwi ng bahay eh. Sir, napasensyahan niyo na tong asawa kong to. Kilala to? Kung ano-ano lang kabalastukan ang pinagsasabi nito paglasing. Pero paano po kung nagsasabi siya ng totoo? Ako ma'am, mahihirapan po tayo sa korte na kapatunayan kung siya lang po ang witness mo. Ay? Anong korte-korte? Ano mo, Tonyo? Ito po ka mo ka pala ganyan sa pagiging nasenggo mo eh. Natakot ako na madawit ang pangalan niya at naimbestigahan ang mga ginagawa niya na illegal na droga at pagbebenta ng droga. Siyempre, asawa ko yun eh. At sa tuwing naalala ko yun ngayon, binapagabag ako ng konsensya ko kasi hindi ko nabigyan ng justisya si Ludy. Pero, Aling Tess, sigurado po ba kayo na yung nakita nung kasama kong lalaki nung gabing yun ay yung pumasok sa bahay ni Ate Ludy? Aling Tess, hindi po magandang paratang yung sinasabi ninyo. Siguradong-sigurado ako.